Desidido ka na talaga sa pag-alaga ng tarantula. Wala na bang atrasan yan? Tingin mo ba talaga para sa'yo ang pag-aalaga ng tarantula? Isa-isahin natin ang mga kailangan gawin araw-araw. Para mapanatili natin ang ating alagang tarantula, masaya, malakas at malusog, lalong-lalo na mapanatili nating buhay. Paunawa, itong nilalaman ng aking vlog ay ayon sa aking sariling pananaliksik. May mga bagay dito na hindi eksakto. Maaring maging gabay lang ito para sa inyong mas malalim na pananaliksik. Muli, hindi ako eksperto. Balik sa ating paksa. Una sa lahat, syempre ang pagpapakain. Madalas ang pagpapakain ay 3 beses sa isang linggo kapag maliliit pa lang ito. Pero pwede rin 2, pwede rin 1 beses, depende sa kung gaano kalaki ang ipapakain mo. Madami ding factor ang dapat isaalang-alang sa pagpapakain ng inyong alaga. Pangalawa, dapat may tubig sila na pwede nilang inumin. Madalas 1 beses lang ito sa 1 linggo ginagawa. Pangatlo, dapat alam mo kung malapit na magbalat ang alaga mo. Dito sa ganitong pagkakataon, hindi natin siya pinapakain. Pang-apat, nililinis dapat natin ang mga tirang pagkain nila. Isa ito sa pinakaunang sanhi ng pinakamasaklap na ant attack. Karaniwan itong ginagawa 1 araw o 2 pagkatapos magpakain. Pang-5, prinoprotektahan natin sila sa langgam at sa iba pang hayop. Maaaring pusa, daga, ibang gagamba o ano paman na maaaring makapanakit sa ating alaga. Pang-6 at pinakahuli sa kailangang gawin o kaya madalas ginagawa ng mga keeper. Ito ay ang flashlightan sila maya't maya para i-check lang kung okay lang sila. Hindi ko nga rin alam kung ano ang tinitignan ko sa aking alaga, pero maya't maya ko sila flashlightan. Madalas ito ang ginagawa ko lalo na pag galing sa trabaho. Dahil gabi na lang ang time ko sa alaga ko. Ang kagandahan lang, hindi ko sila kailangan pakainin gabi-gabi. At hindi ko sila kailangan asikasuhin gabi-gabi. Ngunit madaming kailangang isaalang-alang sa mga bagay-bagay. Bago pa man tayo kumuha ng kahit ano pamang aalagaan, mas mabuti na nahanda na ang ating mga gagamitin, ating kakailanganin sa pag-aalaga upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Pag-uusapan natin yan sa aking susunod na vlog. Kaya stay tuned ka lang dito mga ka-exotic. Dito lang sa